mga kapuso, kanina ho napag-usapan natin ang overeating at ngayon naman pag-usapan natin ang excessive drinking at ang kanyang kumbaga resulta noon ay yung hangover. Diba, doktora? Nako, kasama dyan yung pagsakit ng ulo, pagsusuka, in short, hangover. Totoo, no? Talagang hirap yan. Nako, pagising mo sa umaga, masakit ang ulo mo at kung ano-ano pa ang nararamdaman. Pero ang importante, alamin ho natin kung paano nga ba ang lunas sa may mga hangover dyan at napamorningan na sa pagkainom. Panoorin po natin ito. Sa anumang handaan o okasyon gaya ng Pasko, bukod sa masasarap na pagkain, hindi rin mawawala ang alak. At kahit pa nga kabilin-bilina ng lola at ng mga eksperto, may ilang hindi makatanggi sa pagtoma. Ganito raw ang nakamulatang pagsiselebrate ng 42 taong gulang na si Custer. Parte na raw kasi ng kanilang selebrasyon, lalo na kung Pasko, ang pag-inom. Hindi nawawalang nagkakaroon kami kahit konting banding salo-salo kami ng mga bayaw ko. Yun, nagkakaroon kami ng kahit paano konting inuman. Kapag napapasarap, kasi ang ano namin, hardy, nakaka-ilan kami, 5-6. Teenager pa lang daw si Custer nang mahilig siyang uminom. So nasa engineering ako, puro lalaki yung mga classmates. Kapag natatapos ang klase, nagkakayaan. So doon lang nag-start eh. Hanggang sa naging habit na namin. Hanggang ngayong, nagtatrabaho na si Custer, tuloy lang sa pagtagay. Mahina raw ang 2 o 3 beses sa isang linggo ng pag-inom niya. Kapag may celebration, automatic. Video okay, yan. Sunod-sunod yan. Kung sa family ko, every weekend, meron kami. So nagkakaroon din ako ng weekdays. Dahil sa party, sa gimmicks, talaga hindi maiwasan kapag nagkakayaan. Kapag napasarap, dumadami pa rin. Kumbaga, hindi nakokontrol. Ang resulta ng madalas na pagkalasing ni Custer, matinding hangover. Nakakaramdam ako ng hingal eh. Every time na after na makainom, kinabukasan yung hangover. Tapos yung kamay ko, naniligas siya. So yung minsan parang may tumutusok dun sa heart ko pagkaano. Pero nawawala siya after 2 days na hindi na nakainom, naka-relax na nakainom. Kutog pa ni Custer. Dahil daw sa sobrang niyang pag-inom, may kung ano-ano na raw siyang nararamdaman. Kasi natakot na ako nun eh. Nung parang yung kinakapos na ako ng hininga, pagkakit lang ng hagdan, parang naghahabol na ako. At nito ngang Hulyo lang, sa takot na lumala ang kanyang mga nararamdaman, naisipan niyang magpatingin sa doktor. Ako, nag-initiate lang ako ng magpa-BP. Umabot ng 230 over 130, tapos nag 185. So hindi talaga bumababa yung dugo ko. Pero nasasanay yung katawan ko na ganun yung daily ano ko. Nagkaroon ng ano dun sa boss ko na ipa-check up na ako. So dun siya nag-start. Ilang mga tests yung kinagawa sa akin. From diabetic panel check to the echo, abdominal test na yun. Hanggang sa umabot dun sa angiogram procedure. Sa ospital, nakitang barado na pala ang ilang ugat ni Custer sa puso. At kailangan na niyang sumailalim sa angiogram. Isang proseso para paluwagin ang baradong ugat sa puso. 90% na ng fat or cholesterol nakaano na dun sa ugat. So hindi, yun ang reason kaya hindi ako makahinga. Kaya tumataas ang dugo ko. Kaya parang tinutusok na. Parang papunta na ng heart attack. Naging maayos naman daw ang angiogram procedure ni Custer. Paliwanag ni Doktora Aileen Tamargo, isang internist at cardiologist, proteksyon mismo ng ating katawan ang pagkakaroon ng hangover. Habang nangyayari ito, pinoproseso ng atay ang nainom na alkohol para mailabas din ito sa katawan. Although ito ay unpleasant, hindi maganda ang pakiramdam, ang mga sintomas lang nito ay katulad ng headache, vomiting, sumasakit ang tiyan, nagkakaroon ng muscle pains, nade-dehydrate dahil sa sobrang pag-ihi, at pagbaba ng sugar. Pero madali lang itong agapan. Pag hangover, maaari lang uminom ng gamot na pain relievers, itutulog mo lang siya at iinom ng maraming tubig. The next day, magiging okay na ulit. Pero paalala ni Dr. Aileen,
hindi dahil madali lang gamutin at palipasin ang hangover, ay lulubos-lubosin pa rin ang labis na pag-inom ng alak. Kapag madami ang alcohol sa katawan, maaari din itong maka-lead to increased blood pressure, irregular na heart rate, at pwede ka rin magkaroon ng weight gain, pwede ka rin tumaba, pwede ka rin magkaroon ng dehydration, at mas magkaroon ng increased na risk para sa mga diabetes. At higit sa lahat at pinakaseryoso, over time, pwede niyang mapahina ang puso at mag-lead to heart failure. Pero si Custer, tila tuloy pa rin sa nakagawian. Sa kabila ng pag-inom niya ng mga maintenance medicine at ngayon niyang magpapasko, malamang sa hindi niya matatanggihan ang pag-inom. Hindi naman binanggit sa akin ng doktor na ikat na agad 100%. Kahit naman sa akin, since naging habit ko nga na every week ganyan meron, ang ginagawa ko na lang muna at first, minimal ko na lang yung dami ng iniintake kong alak. Kung hindi maiwasang uminom, lalo na't may okasyon tulad ng Pasko't Bagong Taon, maghinay-hinay lang daw. Everything in moderation is okay. Kahit sa alcohol intake, kapag sa mga lalaki, kahit na 2 glasses of wine is okay every day. And then sa mga babae naman, 1 glass of wine is okay din. Ano mang sobrang pagkain o inumin, maaaring makasama sa ating katawan. Laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya ngayon pa lang, matauhan na. Dahil ang iyong kaligtasan, nasa sarili mo ring mga kamay.